ito yung ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya gawin. Plain lang siya pero napakaganda niya guys, promise. Madali lang siya. Ito naman yung kakailangan natin na materials sa ating gagawing macrame bracelet number 3 plain colors. So, ngayon naman, susukatin natin yung ating gagawing macrame bracelet plain color. Ito yung pinaka base niya. So, double ang pagsukat. Kung ganito siya, kung nakikita nyo. 45 cm or 17.5 inch ang kanyang haba. So, double guys ang pagsukat. And then, ito yung gagamitin natin sa pag-design sa bracelet. Double rin yung pagsukat na gagawin ninyo. So, yung haba nito, kapag double nyo siyang sinukat is 90 cm or 35.5 inch. Double guys ha ang pagsukat nito. Ito naman yung gagamitin natin sa paggawa ng lock. So, yung pagsukat niya, diretso lang guys ha, hindi siya doble. So, 33 cm or 13 inch ang kanyang haba. So, bahala na kayo guys kung gaano kahaba ang gusto nyong gamitin sa paggawa ng lock. Okay, start na tayo. So, bago yung kayo mag-clip, kailangan meron muna kayong pinaka-distance na 8 cm bago nyo siya i-clip dito. So, make it sure guys, meron na kayong 8 cm dito na pinaka-allowance yung dulo ninyo bago nyo siya i-clip. Okay, start na tayo. Ang gagawin muna, magagawa tayo ng pinaka-buhol dito. Maikli lang siya, isa lang siyang beses nyong iikot. Ganito siya guys, para lang hindi siya mangalas. Ayan. And then, susunugin natin ito ng dulo. Gupitin muna natin ng konti. And then, susunugin natin siya ng konti rin lang para lang hindi siya malas. Ayan. And then, kiklip uli natin siya dito. Okay, start na tayo kung paano gawin yung bracelet. So, ito yung pinakadulo. Susuot nyo dito. Hihilahin. Pataas. Yan. Ganun muna siya. And then, ito uling pinakadulo. Isusuot nyo naman dito sa ilalim. Kung nakikita nyo. And then, pagsuot sa ilalim, suot dito sa ibabaw. Hihilahin nyo siya. And then, hila pataas. Yan. Ganun siya guys. Then, ganito naman ulit yung inyong gagawin. So, ito yung pinakadulo. Isusuot nyo sa ilalim. Hila. Hilahan nyo siya guys. And then, hila pataas. Yan. And then, dito naman sa ilalim. Ito yung pinakadulo. Isusuot nyo siya sa ilalim naman. Ganito siya. And then, pag naisuot nyo na siya sa ilalim, dito nyo naman siya isusuot. Pag ano naman siya guys, dito. Yan. And then, hilahin nyo siya pataas. Ganun lang siya guys, alternate ulit ang paggawa. So, uulitin natin para mas malinaw. Ito naman sa kabila. Ganito yung gagawin natin. So, babagalan ko para mas maintindihan ninyo. Nakaganito siya. Suot ninyo sa ilalim. Ihigitin ninyo pataas. Yan. Ayusin nyo lang dito guys ha. Para pantay-pantay siya. And then, gagawin nyo naman sa ilalim ang suot. Sa ilalim siya guys. And then, sa ibabaw,
dito nyo naman siya isusuot. Ganyan siya. Dito nyo siya pupuhanin. And then, hihigitin nyo siya pataas. Paulit-ulit lang siya, guys. Alternate sa ibabaw and then sa ilalim. So, babagalan ko para mas lalong makuha ninyo kung paano gawin ang bracelet na to. So, ganito muna. Nasa ibabaw. Ito yung pinakadulo. Isusuot nyo sa ilalim. Dito nyo siya kukuhanin. Pataas. Yan. And then, sunod. Sa ilalim naman. Ninyo isusuot. Sa ilalim nito. Yan. Ganito siya. Kaganyan siya. And then, sa ibabaw. And then, dito nyo siya hihilahin pataas. So, alternate lang siya paulit-ulit hanggang matapos nyo ang inyong bracelet. Ayusin nyo lang dito, guys, ha, para maganda siya at pantay-pantay makikita yung design pag natapos na. So, isa pa uli para mas malinaw sa inyo. Nakaganito siya. Then, suot sa ilalim. Ihilahin pataas. Ayan. Ito naman sunod. Sa ilalim nyo siya. And then, nakaganyan siya, guys. Ito naman sa ibabaw. Hihilahin nyo siya dito. Ayan. Ganyan siya, guys. Babagalan ko para mas makita ninyo kung paano gawin. Alternate, ilalim, ibabaw. Ganun lang siya, guys. Kung nakita nyo yung process simula sa umpisa. So, hanggang dito siya, guys. Gawin nyo alternate lamang siya. Ito na ngayon yung ating bracelet. Tapos na siya. So, sisukat ninyo kung sakto lang sa inyo yung haba. Pero sa ginawa kong measurement nito ay kahit mataba ay kasya ang sukat na ginawa ko. So, puputulin natin ulit siya. And then, sunugin lang natin siya ng konti. Ganito siya, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Ang ating bracelet na ginawa. So, pagpapantayin nyo uli siya. Ito. Ayan. Pantay na yung magkabilang dulo. Ganito na siya. Then, ibubuhol naman natin yung magkabilang dulo. Ayan. Buhol lang siya. So, gupit uli natin ng konti. Ayan. Sunugin uli natin ng konti. Ayan. Ganito siya. So, kung see, guys, ito namang kabilang dulo ang ating ibubuhol. Gagawa tayo ng buhol. Bubuhol natin yung dulo. So, sunugin nyo ng konti yung dulo. Yan. So, ngayon, gagawa na tayo ng lock. So, pwede rin siyang i-tape nyo or pwede nyo rin siyang hawak. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-umpisa sa lock. Ganito siya. And then, ito, it susuot dito. Ganito siya. Yan, pag ganito siya, guys, o para siyang pabuhol. Yan. Then, sa kabila naman, ganito siya. Ito, susuot ninyo dito, sa ilalim. And then, pag ganito naman ulit siya.
Yun. Alternate lang siya, guys. Kaliwat kanan. Ayan, ganyan siya. So, ito ulit. Tapos ito. Susuot nyo. Dito. Ayan, paganyan siya, guys. Ayan. And then, ito naman ulit. Ganito siya. Susuot dito. Ayan. So, pinapakita ko lang sa inyo, guys, kung ano yung pagkakaiba ng nakatape siya or nakahawak pag ilalak. So, bahala na kayo, guys, kung ano yung preferred ninyo, ha. So, alternate lang siya, kaliwat kanan, ang paggawa ng lock. So, ito naman uling kabila. Ganito siya. And then, ganito. Ang gagawin nyo, susuot ito dito. Ayan. Ganito lang siya, guys. Para siyang mag-perform kayo ng ganitong style. Ang ganda niya, diba, guys? Oh. Ayan na yung lock niya. So, sakto lang yung 13 inches, guys, na haba. Sakto lang sa lock. Oh. May labis pa. So, sa akin, okay na tong ganito. Tapos, nailock. So, puputulin ulit natin to magkabila. And then, susunugin ng konti. Agaya nung dati nating process sa paggawa. So, sunugin ang konti. Ayan. Purpose lang nito, guys, para hindi siya mga last. Susunugin lang natin ng konti. Okay. Ito na ang ating bracelet. So, kung nakikita niyo, guys, diba, ang ganda-ganda niya, pati yung lock niya. Simple lang siya. Plain color. Saka hindi siya masyadong makapal. Ito na, guys, ang aking mga natapos na bracelet. Two color siya. So, kung napansin ninyo, pagkaiba siya ng ginawa ko. Isang single dito. At ito naman ay double. So, kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyong gawin na pinaka-design ninyo ng bracelet. Ang ganda niya, guys. Napaka-simple. Pero, ang cute niya. Thank you, guys, for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video. And don't forget to subscribe, like, and share ng aking YouTube channel. At marami pa kayong matututunan ulit sa aking susunod na upload na videos. Bye!